Inalmahan ng ilang mambabatas ang co-warrant to petition na inihain ni Solicitor General Jose Calida laban sa ABS-CBN Network. Hindi raw Korte Suprema ang dapat magdesisyon sa renewal of franchise ng TV network. Nagbabalita si Marlene Alcaide. Mismo si Solicitor General Jose Calida ang pumunta sa Korte Suprema kahapon para ihain ang co-warrant to petition laban sa ABS-CBN. Layo nito na ipawalang bisa ang legislative franchise o prangkisa ng network. Damay rin sa petisyon ang subsidiary nitong ABS-CBN Convergence Incorporated. Ayon kay Calida, mayroon silang ebidensya laban sa ABS-CBN. We gather documents from different government agencies. Ganito ka kapal. Siguro hanggang umaga tayo mag-usap kung sabihin ko lahat. Violation of the Constitution and the laws. Ganun lang. Hanggang doon lang tayo kasi maging kuha na ito eh. It's now already in courts. Sinagot din niyang umano'y timing ng petisyon. Mag-e-expire na kasi sa March 30 ang prangkisa ng network. Better late than never. Kung mali, mali talaga yan. Ayon sa ABS-CBN, aprobado ng lahat ng government at regulatory bodies ang lahat ng kanilang broadcast offerings, kabilang na ang KBO. Nanindigan din sila na ang lahat ng kanilang ginagawa ay naaayon sa batas at wala silang nilalabag. Tila isa raw itong hakbang para ipagkait sa mga Pilipino ang kanilang serbisyo. Samantala, mismong mga kaalyado na ng Pangulo sa parehong Senado at Kamara ang pumalag sa hakbang ni Calida. Hindi Korte Suprema ang tamang forum para sa ganitong issue. Ayon kina Albay Representative Joey Salceda at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, pangihimasok ang ginawa ng OSG sa mandato ng Kongreso. Ginagawa kami ng kindergarten sa pag-file ng kasong ito. The Committee on Legislative Franchise of Congress has the means and has the intent and has kung basta gusto rin natin kung ano maganda para sa bayan natin. Filing of the Solicitor General in the Supreme Court against the franchise of ABS-CBN is an unconstitutional encroachment on the exclusive power of Congress to grant franchises. Kinalampag naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza ang chairman ng House Committee on Legislative Franchises na si Palawan 1st District Representative Franz Alvarez. Aniya, simulan ng dinggin ang mga panukala o magbitiw na lang siya sa pwesto. Kung hindi ka makagalaw, you are frozen in your position, we will not be able to respect your position on the matter. Si Senator Grace Poe na pinuno ng komiteng tatalakay sa franchise ng network, sinabing walang magiging epekto ang petisyon ni Calida kung sakali mang ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Naniniwala naman si Senator Mig Zubiri na maraming senador ang pabor sa franchise extension ng ABS-CBN. Pero ang problema, kailangan muna itong pumasa sa plenaryo sa Kamara bago matalakay sa Senado. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.